What is the title of your book? It's Pinoy Dyoksyonaryo. Pinoy Dyoksyonaryo. Ibang klase, no? Dyoksyonaryo. Mm-hmm. Can you define what a dyoksyonaryo is and specifically a Pinoy dyoksyonaryo? Ito yung mga salita na walang tawag pero binibigyan ko ng tawag. Why gag writer? Gago lang. Gago lang po talaga ako. And sabi po nila, nakakatawa ako pero feeling ko hindi naman. Hindi naman po ako talaga na. Kayo po, ano tingin nyo sa akin? I actually cannot tell you what I think of him because his wife and his kid are here. And kayang-kaya nila platin yung kotse ko. So maybe I'll just tell you next week or you email me and then I'll tell you what I really think of this guy, right? You were small. Were you naughty? Were you always playing tricks at home? Baliktad eh. Seryoso akong bata. Sandali lang. Now that is the best joke for today. Seryoso siyang bata. Hindi lang siya gag writer, sinungaling pa. Huwag niyong binubuko. Si naman, Mrs. Aguas, I love you. Hindi talaga, serious ka sa kalokohan. Hindi mo, so sobrang kaseryosohan ko, diba? There was a time na gusto ko magpare. Ganun kaseryoso. Ladies and gentlemen and children, it's a sin to tell a lie, but I will presume he's telling the truth. Bakit mo gusto maging pare? You wanted to be a priest. Why? Actually, gusto ko kasi yung pare nasa gitna. Pinanonood siya lahat ng mga parishioners. Ganun ko tinitingnan yung pagiging pare. Para ikaw yung center of attraction. Okay, yun. Ang pare pala sa kanya, center of attraction. Hindi niya alam nung maliit siya. Hindi pala pare ang tawag doon. Sir, showbiz yun. Oo nga eh. Actually, ganun nga po nangyari. So, to make a long story short and shorter, nag-workshop ako sa GMA. Is it okay to mention GMA? And then... Nasabi mo na eh. I got them to believe na nakakatawa ako and the rest is history. So 4 years na pa ako sumusulat for Bubblegum. And I'm proud to say na I'm writing for the commercial spoofs ng Bubblegum. How do you get those ideas? Ano, nakaupo ka lang, di lang tok-tok-tok, medyo kayo. Ano yun? Hindi mo, pwede nakahiga, pwede naman nakatiwarek. Marami naman pwedeng position sa pagsusulat eh. Hindi naman po kailangan nakaupo. Totoo yun ang story ng joke scenario. Para bang sulat lang siya ng sulat. Correct. Tapos, remember when we write, we have to have a beginning, a middle, and an end. Now that's stressful. So if you can't think of a beginning, a middle, and an end, do what he did. He made it alphabetical and called it a joke scenario. So, when you buy it, the joke is on you, right? Yes. Sige nga, tignan natin ano ang mga sample mo ng what is a joke scenario about. How does this parang work? Alam ko yung papel ng libro. Why? Bakit naman yung libro mo parang na siyang may mga amoeba? Na halukay ko pa to sa bool ng kapitbahay ng kapitbahay ng kapitbahay namin. Mukha nga. So, ito yun, ma'am. Ano ba? Ano ba naman yan? Ma'am, medyo na ano, may alikabok. Actually, yung alikabok na yun, yun yung gusto ko bigyan ng tawag. Saka yung libro na puno ng alikabok. So, ano ba pwede nating itawag doon? Sa English, hindi naman natin pwedeng sabihin, it's historical dust. So, alikabok na... Book na maraming alikabok. Ay, para mas madali, I think we have to create... tama na! We have to create certain words for today. Okay. Camera, paki-focus nga. Okay. Alikabok. Sige. Pag nahipang ka ng hangin, sir, baka mapel... Tama na.